Good day, my dear students. I am Mr. Paolo Fusguera, your teacher in Science 9. Let's bow our head and feel the presence of our Lord. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, we offer to you our class today. We pray that through your divine guidance, we would learn how to listen attentively to the inputs of our teacher. May we appreciate his effort in imparting his knowledge to us. May we participate actively in the discussions and activities so we could learn more while having fun. May we value each other's contributions as a building block towards harmony and peace. Grant that as we interact with one another, we recognize the fact that all our learning activities should be accomplished for your greater glory. Grant that we recognize you in each of our classmates and teachers. As we leave for home, we pray that you keep us safe from harm and illnesses, and we would be able to apply correctly what we have learned from school. All this we ask in your powerful name. Amen. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So for today's lesson, we will be dealing about the functional groups. So we already discussed the three functional groups, which is alkene, alkene, and alkyne. Also, we named those functional groups. Now, we will discuss their definitions and some examples that maybe we encountered in our real life situation. The first one is the alkanes. So, ang alkanes po, alam natin na ayan po ay meron pong single bond. So, again, meron po dapat siya na mga parent chain as well as their substituents. So, commonly, sa alkanes po, ang mga substituent lang dyan is alkyl group. Pati sa alkane at saka sa alkene. Next is the alkenes. Ang alkenes naman po ay meron pong double bond. And ang alkyne ay meron pong triple bond. So sila pong tatlo ay meron pong mataas na melting point and boiling point. So tandaan po yun. Next, we have here the uses of alkynes. So this is one of the examples of alkynes. So kung napapansin niyo po itong mga nasa weldingan, ayan. So ayun po ang ginagamit natin, acetylene. So ang acetylene po is used in oxy-acetylene torch. So ayun po yung ginagamit natin sa pag-welding. So alkynes po yun, or functional group niya is alkyne, the acetylene. Next, meron din po tayo dito na chlorinated acetylene. It is used as solvent. Similarly, acetylene is a starting material in the synthesis of polyvinyl chloride o yung PVC natin. So, ayan, isa sa ingredients para makabuo tayo ng PVC. So, yung mga malaking tubo na nakikita nyo dyan sa labas nyo o yun naman sa iba ay nakikita dyan sa mga alulod. Ayan, yung pinaglalagyan o pinagdadaanan ng mga tubig natin. So, isa din siya as solvent para makagawa po tayo ng PVC, ang acetylene or chlorinated acetylene. Part po siya ng ating mga alkenes group. Next is the ethyne. So ito pong ethyne natin. So familiar po ba dito sa calcium carbide? Ayan, mas kilala po siya sa word na kalburo, which is ginagamit para po mapabilis ang paghinog ng mga fruits natin. So ayan po yan, ating calcium carbide or ethyne. Next is the alcohol. Ang alcohol naman po is another functional groups. Ayan, alam natin yan. So marami tayong mga alcohol na alam. So meron po tayong rubbing alcohol, isopropyl alcohol,
Tapos po ay yung po mga beer natin, so mga alcoholic beverages. So sila po ay merong OH. So kapag nakakita kayo sa structure ng OH, it means ayun po ay part ng alcohol. And meron tayo ditong dalawang examples sa alcohol. We have methanol and ethanol. When we say methanol, ayun po yung nakakatoxic at nakakakos ng blindness. Bale, kapag ikaw ay nalagyan dyan sa mata mo, ay talagang mababubulag ka. Kasi matindi po yung reaction niyan sa ating pumbalat, especially sa ating eyes. So, ayun po yung methanol. So, wag mali nito. And ang ethanol po, ayun po yung inilalagay sa ating mga alcoholic beverages katulad ng mga beer, wine. So, ayan po ang ethanol. So, baka naman mailagay nyo kung kayo ang manufacturer ay mailagay nyo sa inyong beer ay methanol. Ay nako, baka yan ay sigmurayan o ayan po ay pagsaktan ng tiyan and mag-cause pa ng death. So, ayan po, ethanol ang inilalagay sa alcoholic beverages. Next functional group is the ether. So when we say ether, organic compound that contain an oxygen atom bonded to two alkyl groups with general formula of ROR. So yung pong ibig sabihin ng ating R, isang parent chain. Yung isang R, isang parent chain. Bale, yung pong nasa gitna ng dalawang parent chain natin ay O. So ayun po yung ating structure ng ether. And ang example po ng ating ether is diethyl ether. So, ayun po yung first anesthesia. So, bale, ito pong ether natin ay kadalasan makikita natin sa mga hospitals. Our next functional group is aldehyde. So, it is usually present in essential oils used in fragrance. So, kung napapansin nyo, merong mga langis na mga mabango. So, ayun po ay merong aldehyde. Yung ating mga baby oil. So, yeah, meron siyang aldehyde. Example din po ay yung mga vanillin natin or formaldehyde. Yung mga vanilla extract natin. And then, meron po tayong formaldehyde. Ano ba ito formaldehyde? So, mas kilala siya sa ating formalin. So, yung pong formalin na yon ay ginagamit natin, di ba, kapag po meron mga patay. So, kaya napapansin nyo na kahit patay po yan, nalalagyan lang ng formalin ay nabubuhay na. Yung amoy. Again, hindi yung tao. Ayun po ay yung amoy. So, para po siyang walang amoy, hindi siya mabaho kapag po nilalapitan yung ating bangkay. So, ayun po ay dahil sa formaldehyde or sa pamamagitan ng ating aldehyde, which has essential oils used in fragrance. Yan, kaya po napapansin nyo, lahat po na mabango ay aldehyde yan. Basta po, tandaan, hindi po perfume, ha? Iba pa po yung sa perfume. Sa oils lang po tayo muna. Next is the carboxylic acids. It is considered as weak acid. Bakit po weak acid? Kasi kung strong acid yan, eh ang example po ng carboxylic acid is mga suka. Kung sa tingin nyo ay strong acid yan, di ba tayo ay nakain mismo o nainom tayo ng suka? Lalo na dyan sa Sampaloc Lake. Di ba? Mahilig kayo sa inihaw, yan, iniinom niya pa yung mga suka. So, yun pala ay part ng ating carboxylic acids. So, kaya po yan ay weak acid. Kaya ng ating katawan, kahit po yan ay acid, kaya natin yang inumin. Pero pag strong acid yan, ay mamamatay tayo pag ininom natin yang strong acids. So, example nga po kanina, sinabi ko, ay yung pong ating mga vinegars. So, meron po siyang acetic acid. So, marami pa po tayong example ng carboxylic acid. So, we have here then ang formic acid. And then, marami pa pong mga examples. So, basta po, best example po ng ating carboxylic acid na ginagamit at nakikita natin araw-araw ay suka. The last functional group is the esters. So, these esters are derived from carboxylic acid. So, bali kung nakakita kayo sa structure niya ng COOH, it means kabilang siya sa ester group. The best example po ng ating esters ay yung mga perfumes and flavorings. So, ayan, marami tayong alam at marami tayong ginagamit ng mga perfumes. So, meron pala siyang ester. So, kaya po siya ay mabango. And however, they can also be used as the chemical industry for our solvent. So, ginagamit pong solvents yung ating esters kapag po sa mga chemical industries natin. Bakit? Kasi po, meron po siyang functional group na OH. Eh, ang OH po ay almost meron po, o yung mga hydroxyl group natin ay lagi pong gamitin, lalo na sa mga chemical industries natin.
And ang ating pong pang-name sa ating esters, ang dulo niya po ay O8. So again, ang dula po ay O8. So that's all for today. I hope that you learned a lot about that some functional groups that we can encounter in our daily living. So I hope that you learned a lot about our lesson in functional groups. Thank you. Bye-bye. Let's bow our head and feel the presence of our Lord. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. What they don't do shit.